Good day! Are we digitally ready? This is the question that teachers and learners are probably asking right now. With the advent of DepEd's Digital Rise program, the Open Educational Resources, or OER, was woven together and finally realized. This project prioritizes the necessity to enhance the digital literacy skills of every teacher and learner in the country. Our OER mission is to connect the disconnected. OER is indeed an innovative initiative with a lofty aim to get disconnected schools and last mile schools connected through ICT even without an internet connection. It is designed to cater to the need of these schools for interactivity, digitalization, and delivery of 21st century skills that will ensure that every learner is future ready. Join us in another training workshop and learn more about open educational resources, whose primary purpose is to provide support and assistance to learners and teachers in this rapid advancement of technology. Our goal is to build and strengthen the capabilities of public and private teachers, school heads, and supervisors by teaching you to create and design interactive, localized, and contextualized instructional materials for teaching using basic, advanced, and proficiency software and tools. Surely, this will be another exciting and engaging webinar training workshop. Together, let's all rise amidst this crisis. Para sa bata, para sa bayan, para sa guro. Sulong, ito kalidad! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming ETUlay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Ayan, kamusta sa ating mga guro, magulang at higit sa lahat sa ating mga online learners mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ako muli si Binibining Christine Ribada na pansamantalang hahalili muna sa ating online tutor para sa Araling Panlipunan 8 na si Tutor Leo. Ako ay nagmula at guro sa Olongapo City National High School, Schools Division of Olongapo City, na maaari rin ninyong tawagin bilang Tutor Christine, na sasamahan kang iitulay ang iyong pagkatuto sa Araling Panlipunan, ikawalong baitang. Tunay nga naman talaga na apanalo or a panalo, at tunay nga rin naman talaga na ang ating hapon ngayon ay isang Huwebes. Okay, so isang maganda at makasaysayang hapon sa ating lahat. Muli, sa ngalan ni Tutor Leo, ako muna ang inyong magiging pansamantalang tutor ngayon sa Araling Panlipunan 8. Bago tayo magsimula, nais ko munang batiin ang aming ulong guro sa Departamento ng Araling Panlipunan, Dr. Nita V. Mago. Sa aming napaka-supportive na school principal, Dr. Soledad E. Pozon, at sa aming education program supervisor, social studies, Madam Edwina
Espiritu. Muli, best afternoon sa ating lahat. Hello sa ating mga viewers from Facebook at YouTube Live. Binayayahan ko kayong gamitin ang ating comment section upang magkaroon tayo ng interaktibo at makahulugang talakayin sa ating aralin ngayong hapon. So gamitin natin yung comment box natin o yung comment section natin para mabigyan ko kayo ng mga shoutout at pagbati. Ganon din, ito rin yung gagamitin natin medium o paraan para maiparating nyo sa akin yung inyong mga pananaw, saloobin, kasagutan sa ating mga katanungan para sa ating aralin ngayong hapon. Okay, so ako ulit ang ating tutor sa Araling Panlipunan 8, which is kasaysayan ng daigdig. Okay, bago tayo magsimula, bigyan ko muna ng pagbati yung napaka huhusay natin mga online viewers at online learners na nanguna na sa ating comment section. So ulitin ko ha, pwede tayong magbigay ng shoutout, mga pananaw, saloobin, at higit sa lahat yung mga kasagutan ninyo sa ating mga gawain, katanungan mamaya sa ating session. Ayan, magandang hapon sa aming master teacher sa aming eskwelahan, sa aming sa UCNHS, si Ma'am Geraldine Lazaro. Magandang hapon, ma'am. Ganon din ang isa sa ating mga poging tutor ng ETUlay, si Tutor Jester. No? Magandang hapon po. Tsaka isa rin sa aming master teacher, isa rin sa magagandang master teacher ng Olongapo City National High School, si Ma'am Rosana Tanteo. Ayan, magandang hapon po sa atin sa dyan sa mga nagbibigay ng ating comment sa ating comment section. Patuloy lang kayo na mag-iwan ng mga shoutout, kasagutan sa ating comment box. Ayan, kasama rin sa bibigyan natin ng pagbati ngayong hapon ay sila Lisa Alvisu Gabriel watching from Naik, Cavite. Magandang hapon po dyan sa Cavite. Ganon din si Hudson Mike Guevara, which is nanonood naman daw siya sa Echague West District Doña Magdalena Gafud High School Hudson Mike from Grade 8 Jasmine. Magandang hapon, Hudson. Yan, tsaka si yung isa ko rin sa mga estudyante ko, Jessara Dorigo, magandang hapon anak. Yan, yung mga ating mga students, tulad na lamang ni Francis Emmanuel Marcy, tsaka ilan pa sa ating mga online viewers and online learners, tulad na lang ni Paolo Eduardo Etchon, watching naman daw, yan, isa rin sa ating mga kasama dito sa SDO Zambales, from Santo Rosario, Masinloc District. Magandang hapon po! Ayan, so mag-iwan lang tayo ng ating mga shoutout, pagbati at kasagutan, no? Ito ang gagamitin nating pamamaraan para tayo ay magkaroon ng interaktibong talakayin ngayong hapon. So sisimulan natin ang ating session sa Araling Panlipunan 8, kasaysayan ng daigdig para sa unang gawain. So sisimulan natin sa ating unang gawain ngayong hapon na iniwan sa atin ni Tutor Leo. Yan, para sa unang katanungan, again, number plus your answer. Pwedeng letra na lamang para mas madali ninyong maitype sa ating comment section. Okay, para sa unang katanungan, ano ang tawag sa taktikang pandigma na ginamit ng mga Nazi? So, na-discuss na sa inyo ni Tutor Leo, no, yung konsepto ng partido o grupong tinatawag na Nazi. So, ano kaya yung taktikang kanilang ginamit? A, ito ba yung tinatawag na Blitzkrieg? B, Lafoy? C, Trench Warfare? D, Biological Warfare? Ano kaya yung naging taktika na ginamit, no, ng pangkat ng Nazi? Tignan natin yung mga kasagutan ng ating mga online learners. Ayan, napakadami ng ating mga online learners dito sa ating ano nagsagot sa ating comment section na yun. Kasama rin, bibigyan ko rin ng pa-shoutout sa atin, no, yung mga kasama natin dyan sa Olongapo City National High School, lalo na sa Araling Panlipunan Department, si Madam Joanna Reblando, tsaka isa rin sa ating mga masisipag na guro sa aming departamento na si Madam Argil Dumlao Coronado. Magandang hapon po, ayan, alam ko busy-busy sila sa aming office, sa aming faculty. Magandang hapon sa inyo, ayan.
Ayan, yung ilan sa mga nagbigay na ng kasagutan, no, para sa unang katanungan, ilan sa aking mga estudyante, si Elaika Apostol, si Froy Louie Innocencio, si Shakira Ginto, at saka isa rin sa ating online viewers, si Mama Loy Puno. Pare-pares na sila ay nag-agree. Ito daw ay letter A. Let's see. Okay, very good. Ito yung tinatawag nating blitzkrieg. Balikan lang natin, no? Pag sinabi nating blitzkrieg, mga online learners, ito rin ay kinikilala sa katawagang lightning war, no? Bakit nga ba siya tinawag na lightning war? At paano ito nagamit ng bilang isang taktika ng grupo ng Nazi? So ito yung ginamit nilang pamamaraan, no, para atakihin ang bansa ng Pransya. Na kung saan ito yung tinatawag na paglusob ng walang babala. Parang kidlat, di ba? Kung saan saan na lang umaataa, kung saan na lang siya pwedeng bumagsak at makatama. So ganun yung konsepto na ipinaparating ng Blitzkrieg. Ayan, magandang hapon din sa isa sa mga magagandang tutor ng ETUlay din na sumusuporta sa atin, no? Si Tutor Jessica. Magandang hapon, ma'am. Yan, dumako na tayo sa ating ikalawang katanungan. Okay, for number two, anong bansa ang umabot sa tugatog ng tagumpay at siya rin ang nagtatag ng tinatawag na Greater East Asia Co-Prosperity Sphere? Ano kaya yung bansang yon? Ito ba ay A, yung Germany o tinatawag din nating Alemanya? Letter B, Estados Unidos? Letter C, ang bansa ng Japan? O ang letter D, Italy? Ayan, very good mga online learners. Ulitin ko, alagyan natin ang number plus your answer para nakikita ko kung anong numero na nga ba yung inyong sinasagutan. Ayan, magbigay tayo ng mga katauhan na nagbigay na ng comment nila, no, sa ating comment box. Ayan, halimbawa na lamang si Hudson, letter C daw, si Jessa, sabi niya letter C din. Ganun din si Aniceto, si Francis, pare-parehas ang ating mga online learners na nag-agree, ito ay ang letter C. So, very good, no? Ang bansang Japan ang nagtatag ng tinatawag nating Greater East Asia Co-Prosperity Sphere na naglalayong mapalawak at mapagkaisa o mabagbuklod ang mga bansa sa Pasipiko, no? Para magkaroon daw sila ng iisang galaw in terms of economy at iba pang bahagi ng kanilang lipunan. Okay, so para naman sa ating ikatlong katanungan, aling bansa ang hindi kasama sa bumubuo na tinatawag nating Allied Powers? Ulitin ko, alin sa mga bansang ito ang hindi kasama sa pangkat ng Allied Powers? Is it A, Estados Unidos? Letter B, Inglaterra? Letter C, Russia? Or letter D, Alemania? Okay, online learners, for number 3, ulitin ko ha, number plus sagot. Number 3, ano ang sagot natin, online learners? Ayan. Ito ba ay Estados Unidos, B, Inglaterra, C, Russia, D, Alemania? Online learners, ano ang sagot natin? Sino ang hindi kasama sa Allied Powers? Sabi ni Elaika for number 3, letter D. Si Hudson, ganun din, let's see. Okay, very good. Kasi ang Alemania o tinatawag din natin na Germany ay kasama sa pangkat na tinatawag natin na Axis Powers. Next. Okay, para sa ikapat na katanungan, dahil sa mailap ang Japan sa pagsuko, ipinasya ng United States na gamitin nito ang bago nitong sandata na tinatawag as atomic bomb upang wakasin ang digmaan. Saan ito unang ibinagsak? Okay, so ginamit ng US, no, yung tinatawag na bago nilang sandata na atomic bomb. Saan kaya ito unang nagamit o unang ibinagsak? A, Hiroshima. B, Nagasaki. C, Tokyo. D, Kokura. Okay, for number 4, online learners. Online learners, ano kaya ang ating kasagutan? Yan, sabi ni Jenny, Cassandra Roque, letter B. Yan, pagbati rin sa ating isa sa mga ating YouTube viewers na si Domino Reaction, sabi niya D, Kokura. Okay, sabi ni Ella Faye Villanueva, ito daw ay letter A. Ganon din ang sinabi ni Princess Manalo. Let's see kung ano nga ba ang tamang kasagutan.
Okay, very good. Ito ay sa lungsod at lugar na tinatawag nating Hiroshima. So dito una binagsak ang atomic bomb na nagpapilay ng husto sa bansa ng Japan. Hanggang sinundan ito ng sa pangalawang pagkakataon sa lungsod naman ng tinatawag nating Nagasaki. Next. Okay, panglimang katanungan. Ang mga sumusunod ay pangyayari sa ikalawang digmaang pandigdig, maliban sa isa. So, alin kaya sa mga babasahin kong choices ang hindi nangyari o hindi walang kaugnayan sa ikalawang digmaang pandigdig? Ito ba ay letter A, pag-agaw ng Hapon sa Manchuria? Letter B, pag-alis ng Alemanya sa Liga ng Mga Bansa? Letter C, paglusob ng Alemanya sa Poland? Or letter D, pagpatay ni Archduke Francis Ferdinand or Franz Ferdinand. Ano kaya ang kasagutan? Ito ba A, B, C, or D? Online learners, lagay natin na number 5, then your answer. Okay, tignan natin ang kasagutan ng ating mga online learners. So sabi ni Katrina Potensio Bala, ito daw ay letter D. Ganon din, sumasang-ayon ang ilan sa mga estudyante natin tulad ni Geraldine Easy Baisa at saka si Diane Ancheta. So ang sagot ng ating mga online learners ay letter D. Let's see kung tama nga ba. Yes, very good. Ito ay ang pagpatay o assassination na naganap sa buhay ni Archduke Franz Ferdinand. Okay, tayo na ay dumako sa ating mga talakay. Napakahusay nga talaga ng ating mga online learners. Tunay nga talaga na malaki ang naibigay sa inyong aral at natutunan ninyo kay Tutor Leo mula sa nagdaang aralin o linggo, no? So tayo ay dadako sa ating bagong talakayin para sa week 4. So makikita natin sa mga larawan ngayon ang mga bagay na may kaugnayan sa ikalawang digmaang pandigdig. Na kung saan ito yung magsasaad, no, na marahil ay nagtataka ka kung bakit hindi maiwasan ang muling pagsiklab ng ikalawang digmaan sa kabila ng malagim na pinsalang na idulot ng unang digmaang pandigdig sa buong sangkatauhan. Diba parang ito talaga yung, no, yung tanong natin, no, bakit kung ganun na lamang kalaki ang epekto, ang pinsala, no, ang hirap na dala ng World War I, bakit hindi ito naiwasang magkaroon o kumbaga hindi ito natutunan ang aral na hatid nito at sa kasamaang palad, nagkaroon pa ng ikalawang digmaang pandigdig. Susunod nating slide. So ipinapakita naman dito sa ating susunod na slide na marami ang naniniwala na natuto na ang mga tao sa naging dulot ng unang digmaang pandigdig. Lalo tigit sa mga bansa sa Europa. Lahat ng mga alitan at tunggalian ay dapat ayusin, pag-usapan at pag-aralan sa tama at legal na paraan. Tama naman, di ba? Lahat ng bagay maaring maayos sa tamang usapan, di ba? Sa mabuting usapan. Hindi natin dapat makita ang option na pagkakaroon ng digmaan, lalo tigit kung ito ay usapan sa pagitan ng mga bansa. Okay, so pagpatuloy natin. Ngunit para sa ibang mga bansa, ang nakamit na kabiguan ay isang mapait na karanasan na nakaukit sa kasaysayan. Ito ay naging hamon sa mga bansang nabigo na umisip at gumawa ng mga bagong paraan at patakaran upang pagtagumpayan ang mga sumusunod o susunod na hamong sakaling maulit ang pinsalang labanan. So nakita natin dito, no, na kahit natutunan ang aral mula sa World War I, hindi pa rin naaalis yung pagkakaroon ng kabiguan, yung negativity na dala ng hatred, no, ilan yun sa mga naidulot, no, na pighati, lalo tigit doon sa mga hindi naka, kumbaga hindi sila nabiyaan o hindi sila nabigyan ng tamang pagdidesisyon mula sa resulta ng unang digmaang pandigdig. Okay, so pagpatuloy natin.
Tulad ng mga nakikita natin sa larawan, hindi pa man lubusang nakabangon ang sa pinsala ng digmaan ng mga bansa sa daigdig, muling umigting ang mga hidwaan sa pagitan ng mga bansa. Dala na rin nito ang nagsimulang ambisyon ng mga makapangyarihang bansa na may pagpatuloy ang pananakop at pagpapalawak ng kanilang teritoryo. Tandaan natin, di ba, yung konsepto ng imperialismo, konsepto ng kolonyalismo, yan yung ilan sa mga pangunay sanhi na nakikita natin kung bakit nga ba nagkaroon ng unang digmaang pandaigdig, kung bakit nga ba nakaka-contribute ito sa mga pangyari sa ikalawang digmaang pandaigdig. Pero hanggang sa mga panahong ito, sa mga larawang nakikita natin, nandoon pa rin yung mithiin, nandoon pa rin yung ambisyon ng mga makapangyarihang bansa na ipagpatuloy yung mga hindi magagandang gawain nila. Kahit nakikita natin na nasa panahon o nasa proseso pa lamang ng restoration o pagbangon, lalo't higit yung mga sobrang naapektuhan, yung mga nasirang ari-arian, nasirang mga lugar, no, dahil sa digmaang nagdaan. Lalo pang nagpahirap dito, eh yung mga nakita nating mga pangyari, lalo tigit sa mga naganap na nagpasiklab sa ikalawang digmaang pandigdig. So makikita natin sa mga sumusunod, ayan, batiin muna natin bago natin ipakita yung mga mahalagang pangyari na ganap at nagpasiklab sa ikalawang digmaang pandigdig. Bigyan muna natin ng mga shoutout yung ating mga online viewers, ayan. So tulad na lamang ni Janice, no, watching and listening from Etchaga West District, Doña Magdalena H. Gafood High School, again, from grade 8 tulip, magandang hapon. Ayan, so online learners, handa tayo, no, may inilagay dito ang mga activities si Tutor Leo. So para sa una nating sitwasyon, sinasaad dito na ang pag-agaw ng bansang Japan sa anong bansa o sa anong lugar, ano ba yung lugar na inagaw ng bansang Japan na nakakontribute para magpasiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ito daw ay nagsisimula sa letter M. Online learners, ayan. Yes, very good. Napakabilis nga naman talaga ni Katrina. Potensya bala, ito daw ay ang bansa o ang lugar ng Manchuria. Very good. Para sa ikalawang dahilan o pangyayari, no, na itinala natin, ang pag-alis ng G, or ibig sabihin, ito ay isang bansa na nagsisimula sa letter G. Sa liga ng mga bansa ay isa rin sa itinuturing natin o mga pangyari na nagpasiklab ng World War II. Yan, tignan natin. Yan, magandang hapon din. Alea Jane, Drew, Deron, Froy, tsaka yung mga estudyante ko tulad nila, Shakira Ginto. Yan, magandang hapon eh. Sumagot din sila na ito daw ay ang bansa ng Germany. Very good. Para sa ikatlo naman nating pangyayari, ang pagsakop ng Italia sa letter E. Ito yung isa sa mga kaharian sa Africa na sinakop nila na nakapag-contribute muli, no, sa pagsiklab ng ikalawang digmaang pandigdig. Ano kaya yung letter E na to? Ayan, magandang hapon din, Mark Andre. Yan. Sige, tignan natin ano nga ba yung mga kasagutan. Yan, napakarami ng ating online learners na nagsabi, no, na ang letter E na sinakop ng Italy noon ay ang kaharian ng Ethiopia. Okay, dumako tayo sa ikapapat na pangyayari. So, naganap ang isang digmaang sibil sa lugar ng letter E. Ito yung Tagalog, no, Tagalog term, no, Filipino term na ginagamit dito natin dito sa bansang ito. Kaya letter E siya nagsisimula. Ano kaya yung pangyayari sa ikalawang digmaang pandaigdig na may koneksyon sa pagsisimula ng isang digmaang sibil? Ano kaya yung bansang yun? Yes, very good, mga online learners. Tulad na lamang ni Lucia, Leonardo, yan, ni Mark Andre, ni Jessa, pare-pare sila ang sinagot ay ang bansa ng Espanya. Para sa ika-limang pangyayari, ito naman yung tinutukoy na pagsanib ng dalawang bansa. Binigay na yung isa. Yung isa ay ang bansa ng Alemanya o Germany, and yung isa ay nagsisimula sa letter A. Ano kaya yung bansang ito? Ito rin yung tinatawag natin na Anschluss. Yung pagsasanib ng bansang Germany at saka ng bansang starts with the letter A.
Yan, very good. Online learners, napakabilis talaga ni Katrina Potential tsaka ni Shakira. Sila ay sumasang-ayon na ito ay ang bansang Austria. Very good. At para naman sa susunod nating pangyayari, ito ay naganap, no, na suliranin sa bansang nag-start sa letter Z. Letter C, no? So ano kaya yung bansang ito? Ito yung isa sa mga unang sinakop ng bansang Germany na kung saan naging resulta doon sa patakaran na, na sinagawa ng mga liga ng mga bansa na tinatawag na appeasement. Ayan, may question mark pa sila. Ano yung letter C na to? Ano yung unang bansa na sinakop ng bansang Germany nung dumating at pagsisimula ng ikalawang digmaang pandaigdig? Ayan, sabi ni Lucila Leonardo, ito daw ang Czechoslovakia. Magandang hapon din, Annie Camille Lindsay. Ito nga ay tunay na Czechoslovakia. At ang pinakahuli sa lahat, no, ito yung sinasabi natin na pangunahing dahilan kung bakit nga ba tuluyang nagsiklab at nagsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ito yung pangyayari na tumutukoy sa paglusog muli sa ikalawang pagkakataon. Umatake at lumusob ang bansa ng Germany o kinikilala rin as Alemania sa lugar o bansa ng letter P. Starts with the letter P. Yan, nagagaling ng ating mga online learners, ang bibilis, no? Sabi nila, ito daw ay ang bansa ng Poland. Let's see kung tama nga bang ating mga online learners. Yes, very good. Ito nga ang bansa ng Poland. So ito ay nasagawa dahil sa kasunduang Ribbentrop Molotov, 'di ba? Ito yung kasunduan sa pagitan ng Russia at saka ng bansa ng Germany. Na kung saan nagkasundo sila na sasalakayin nila ang bansa ng Poland. And magandang hapon din, Alvaro Bianca Claire, watching from Porac National High School. Magandang hapon dyan sa Pampanga. Ayan, tayo ay dumako sa ating susunod na talakayin. So ang ikalawang digmaang pandaigdig ay tinuturing na pinakamapanirang digmaan sa kasaysayan kung saan ang mga operasyon militar sa panahon ng unang digmaan ang ating pagbabatayan. Kasi talagang yung lawak, no, yung lawak ng epekto, yung lawak ng pagiging devastated talaga ng napakaraming bansa, eh hindi natin siya maiko-compare, no. Kumbaga ito yung nag-set ng pinaka sa lahat ng mga pangyari sa ating kasaysayan. Lalo tigit kung ito ay sa ang magiging batayan natin ay mga operasyong militar. Okay, next. So pangunahing naganap sa kontinente ng Europe, ang ikalawang digmaang pandaigdig ay kinasangkutan hindi lamang ng Europe. Tandaan natin, 'di ba, ang entablado ng unang digmaang pandaigdig ay naganap sa Europe. Pero kung mapapansin natin, dito sa pagkakataong ito sa ikalawang digmaang pandaigdig, hindi na lamang sa Europe ito naganap. Dahil nagkaroon din ng mga bansa tulad na lamang ng kontinente ng Asia, kontinente ng Afrika at ilan sa mga isla mula sa Pasipiko na kung saan nasangkot at nasama sa digmaan. So makikita natin sa mga larawang ipinaplash natin sa presentation. Next. Mahigit sa 17 milyong miyembro ng hukbong sandatahan ng iba't ibang nagsasagupa ang bansa ang namatay dahil sa digmaan. Pinahina rin ito ang kakayahang pang-ekonomiya ng mga pangunahing bansa or nasyon at iniwan ang maraming bansa na nasa bingit ng pagkaguho. Kasi makikita natin, no, in terms of casualties, ang daming namatay. Doon pa lamang sa aspeto ng hukbong sandatahan, membro ng hukbong sandatahan, maliban pa dito yung mga tinatawag nating civilian o mga normal, mga ordinaryong mamamayan ng bawat bansa na nakaranas at naapektuhan ng ikalawang digmaang pandaigdig.
Next. So, nagsusumikap ang malalakas sa bansa upang mapanatili ang kapayapaan sa buong mundo pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig. Ang malagim na pangyayari, idinulot ng unang digmaang pandaigdig ay sariwa sa gunita ng kasaysayan maging ang epekto nito sa pandaigdigang kabuhayan. Na kung saan, di ba, bago pa magsimula, no, nagre-rehabilitate pa lang dahil sa pangyayari ng World War I, ito nung dumating ang taon ng 1924, dumating naman ang pagkakataon o ang pangyayari na tinatawag sa ating kasaysayan as Great Depression. Anong meron dito? Ang Great Depression noong taong 1924 ay lubos na naramdaman sa buong mundo. Sa mga panahong ito, natutuon ang paningin ng mga tao sa kani-kanilang mga pamahalaan upang matugunan ang kawalan ng pagkain, trabaho, at iba pang mga pangunahing kabuhayan. Hinahanap ng mga tao ang tamang kasagutan at masandalan upang malagpasan ang sinapit na kapalarang bunga ng digmaan. Di ba nakakalungkot isipin na sinusubukan pa lamang bumangon ng napakaraming bansa kasi nagtapos ang unang digmaang pandaigdig noong 1919. Tapos ilang taon lang ang bibilangin natin, ito na naman, hinahamon na naman ang napakaraming bansa ng isa na namang pagsubok na tinatawag nga natin as Great Depression. Followed by, makikita natin sa mga susunod na slide ang iba't ibang bunga ng ikalawang digmaang pandaigdig. And magandang hapon ulit sa ating mga patuloy na nanonood sa ating online session ngayon, tulad na lamang ni Vincent Agustin mula naman sa Etchague West District, Doña Magdalena. Ayan, mga nag-aaral mula sa Etchague West District, Doña Magdalena Etchga Food High School. Magandang hapon sa inyo. Ganun din si Eliza Miguel Walat, no? Magandang hapon. Ayan, tingnan natin ano nga ba yung mga bunga ng ikalawang digmaang pandaigdig. So una, makikita natin na maki ang bilang ng mga namatay at nasirang ari-arian na kung saan, kung susumahin natin ito, ito ay tinatayang halos 60 na bansa ang naapektuhan ng digmaan at higit na mas marami ang namatay kaysa sa unang digmaang pandaigdig. Kasi meron tayong ang magkakapag-contribute dito, kumbaga kung i-compare natin yung casualties, no, yung dami ng namatay sa World War I tsaka sa World War II, ang isang malaking contribution dito ay yung tinatawag nating pangyayari sa kasaysayan na Holocaust. Ito yung maramihang pagpatay sa lahi ng mga Hudyo na isinagawa ng pinuno o leader na tinatawag nga natin, pinuno o leader ng pangkat ng Nazi na kinikilala bilang si Adolf Hitler. Kasi doon pa lamang sa tinatawag nating pangyayari ng Holocaust, napakarami ng mamamayan ang namatay. Ito ay humigit kumulang umabot ng 6 na milyong katao. 6 na milyong Hudyo ang namatay. Pangalawa, so makikita natin sa comparison, no, maliban doon sa sinabi ko nga na patungkol sa Holocaust, mas marami rin ang bansang naapektuhan. Kasi kung dati nakasentro lamang sa Europe, ngayon ang daming mga kontinente at mga bansa ang naapektuhan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Pangalawa, so natigil ang pagsulong ng ekonomiyang pandaigdig dahil sa pagkawasak ng agrikultura, industriya, transportasyon, at pananalapi ng maraming bansa. Pangatlo, bumagsak ang pamahalaang totalitaryang Nazi ni Hitler, fasismo ni Mussolini, at imperyong Hapon ni Hirohito. Dahil sa pagkakataong ito, nakita natin sa pagwawakas ng ikalawang digmaang pandaigdig ang pagbaliktad ng pagkakataon, ang pag-ihip, no, pagbabago ng ihip ng kapalaran. Kung dati nakikita natin sa unang bahagi ng talakayin ng kwento sa ikalawang digmaang pandaigdig, ang nauuna, ang nananalo ay ang pangkat ng Axis Powers. Sa huling pagkakataon sa pagwawakas nito, nakuha na ng tagumpay at kumbaga na pabagsak na ang mga pamahalang ating binanggit
na naging daan para magwakas na ng tuluyan ang ikalawang digmaang pandaigdig. Pangapat, nagpatibay ang simulaing tinatawag na command responsibility para sa pagkakasalang nagawa ng mga opisyal ng bayan at mga pinunong militar. Ito ay pinatupad, no, yung tinatawag na command responsibility na lahat ng mga pagkakasala ng mga pinuno ng mga tauhan nito sa kanya ipapataw. Panglima, ito naman yung isa sa mga pinakamagaganda talagang bunga na nangyari matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ay naging daan upang isilang ang maraming malalayang bansa. Halimbawa na lamang ang mga bansa sa silang Germany, kanlunang Germany, nasyonalistang China, pulahang China, Pilipinas, kasama tayo, Indonesia, Malaysia, Ceylon, India, Pakistan, Israel, Iran, Iraq, at marami pang iba. So ito naman yung isa talaga sa magagandang bagay, no, na nangyari matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, ang makuha ang kalayaan, ang soberanya ng mga bansang ito na napasailalim sa mga mapang-abusong bansa, no, dahil dun sa pagmimithinga nila na ma-colonize yung mga bansang ito. Okay, para sa ating gawain, no, para masukat natin kung kayo ay may natutunan mula sa ating mga naging talakayin, naging pinag-aralang aralin sa ating session ngayon, eh gagawin natin yung unang gawain para sa ating assessment. So, ayon sa panuto, isulat ang salitang tama kung ang pahayag ay wasto at kung ito ay mali, palitan naman ang tamang sagot na kung saan makikita natin ito o ibabatay natin ito sa salitang may salungguhit o yung naka-underline. Ulitin ko, ha, number plus your answer. Ang option ninyo, either tama yung salitang tama or papalitan nyo yung underline o naka-underline na salita. Ayan, tignan natin yung una nating bilang. Online learners, ha, ready tayo sa ating comment section. Number one, ang digmaan ang paraan upang mapalakas ang sandatahang lakas ng Europe. Again, ang digmaan ang paraan upang mapalakas ang sandatahang lakas ng Europe. Ito ba ay tama or kailangan natin baguhin yung naka-underline word? Online learners, tignan nga natin. Yan, may mga sumasagot na. Sabi ni Jeannie, Cassandra Roque, ito daw ay tama. Yes, very good, anak. Ito ay tama, no? So, sumasang-ayon din doon si Hudson. Ulitin ko, no? Number plus sagot. Number two, for number two kaya, ang tennis court out, yan yung naka-underline statement natin, ang naging dahilan kung bakit bumaba ang moral ng bansang Germany na kung saan ito rin ang tinuring na nagdulot ng digmaan. Tama ba ang nakalagay sa ating underline word or underline phrase? For number two, online learners, ha, tignan natin ang kasagutan. Hindi, kasi ito ang tinatawag na Treaty of Versailles. Diba ito yung nagbigay ng kahiyan, nagpalugmok, no, sa lahi, sa mga mamamayan ng Germany. Okay, next, for number three, online learners, tignan natin. Ayan, ang digmaan sa kanlurang bahagi ang pinakamainit na labanan sa Europe. Ang digmaan sa kanlurang bahagi ang pinaka o ang tinuturing na pinakamainit na labanan sa Europe. Ito ay nangyari sa unang digmaang pandaigdig. Tunay nga ba talaga na sa lahat ng digmaan nangyari sa World War I, ito ang tinuturing na pinakamainit na labanan sa Europa? Online learners, number three. Yan. So sabi ni Jeannie ulit, no, napakabilis talaga ng ating student na ito. Ito daw ay tama. Sabi rin, sumang-ayon din ni Insure High, ito daw ay tama, no? For number four, tignan natin. Ang sunod-sunod na pagkapanalo, ayun yung underline word natin, ng Russia sa laban ang dahilan ng pagbagsak ng dinastiyang Romanov. Ulitin ko, ang sunod-sunod na pagkapanalo ng Russia sa labanan ang dahilan ng pagbagsak ng dinastiyang Romanov.
Ito ba ay tama o kailangan nating palitan? Number 4, online learners. Yan, habang pumapasok yung ating comments, no? Yung ating kasagutan for number 4, tignan nga natin. Ito ay pagkatalo kasi ang dinastiyang Romanov ay dating pamahalaan, no? Dating pamahalaan sa unang digmaang pandaigdig ng bansa ng Soviet Union o kinikilala rin bilang bansa ng Russia. Next, for number 5. Okay, para sa huling bahagi ng unang gawain natin sa ating assessment, number 5. Ang unang digmaang pandaigdig noong 1924 ay lubos na naramdaman ng buong mundo. Itin ko, ang unang digmaang pandaigdig noong 1924 ay lubos na naramdaman ng buong mundo. Ano ba yung mahalagang pangyayari na nagtala sa kasaysayan ng mundo na nangyari sa panahon ng 1924? Ano kaya yung kasagutan na yun? Ito ba yung pangyayari sa unang digmaang pandaigdig o kailangan nating palitan? Online learners, let's see. Yes, ito yung tinatawag nating Great Depression. Ito nga yung pagbagsak, no, ng mga ekonomiya ng maraming bansa sa daigdig, lalo tigit sa bansa ng Amerika. Okay, next, para sa ikalawang gawain. So, letters naman, no? Letters naman yung ating magiging option. So, for number 6. O, sige, ito yung gagawin nating number 6. Ang mga sumusunod ay naglalarawan sa dahilan ng pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig, maliban sa blank. A. Dahil sa kasunduan ng mga liga ng mga bansa. B. Dahil sa pag-agaw ng Japan sa bansang Manchuria sa China. Letter C. Dahil sa pagsakop ng Germany at Poland. Germany sa Poland at Czechoslovakia. Or letter D, dahil sa pagsasanib ng mga bansa sa Germany. Ano kaya ang sagot natin for number 6, online learners? Ayan, sige, napaka-very good talaga ng ating mga online learners dito sa Araling Panlipunan 8. Ayan, sabi ni Jeannie, ni Hudson, ni Insure, pare-pare silang sumang-ayon na ito daw ay letter A. Let's see, very good. Ito ay dahil sa kasunduan ng mga liga ng mga bansa. Okay, for number 7. Ang mga sumusunod na mga bansa ay mga bumubuo ng mga bansang naging malaya dahil sa ikalawang digmaang pandaigdig, maliban sa blank. Ano kaya dito sa options natin, mga online learners, online viewers? Ang hindi kasama sa mga lumayang bansa after, no, pagkatapos na mangyari ang ikalawang digmaang pandaigdig. A. China. B. Malaysia. C. Pilipinas. Letter D. Thailand. Okay. Online learners, ayan. Sabi ni John Angelo Brunil, ito daw ay letter D. Let's see. Yes, very good. Ang bansa ng Thailand. Okay, dumako naman tayo sa ikawalong katanungan. Dahil na ginakit ang Germany sa kasunduan ng Versailles, ano kaya ang nangyari o ano kaya naging epekto nito? A. Bumaba ang kanilang moral dahil sa kasunduan sa Versailles. B. Pagkukuha ng mga kolonya o ng kanilang mga kolonya dahil sa kasunduan ng Versailles. Letter C. Pagbabayad ng malaking halaga sa unang digmaang pandaigdig. Letter D, pinagbabawalan na gumawa ng mga armas at ammunition ang bansa ng Germany. Ano kaya yung naging direktang epekto dahil doon sa hinanakit na naranasan ng bansa ng Germany mula sa naitalang kasunduan? Ano kaya yung sagot natin dito for number 8? Yan. Ano kaya kasagutan natin, online learners? Sabi ni Jeannie, Cassandra, ito daw ay letter D. Tignan natin. Okay, isa yon. Pero kung mapapansin natin, mas bumaba, no, yung moral
ng mga tao sa bansa ng Germany dahil nga sa kasunduan. Kumbaga, nakikita nila na sila ang sinisisi dahil sa pagsisimula ng unang digmaang pandigdig na kanila ang, kumbaga, itinataon, no, yung lahat ng galit ng mga tao dahil sa, lalo tigit sa mga nakaranas sa unang digmaang pandigdig. Ayan, very good mga online learners! Next, for number 9. Alin sa mga bansang ito ang hindi kabilang sa mga bansang nagpupulong upang magkaroon ng kasunduang pangkapayapaan noong unang digmaang pandigdig? Ito ba ay A, England, letter B, France, letter C, Italy, or letter D, United States? Ano kaya ang kasagutan natin, online learners? Yan, let's see. For number 8, ito ay ang bansa ng Italy. Next. Okay. Dahil na ay dadako sa huling punto ng ating session ngayon, ito ay ang pagpapasalamat, no, sa ating napaka mauhusay na ating mga online viewers at online learners. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin ngayon sa Araling Panlipunan 8. Maraming salamat at mabuhay po kang lahat. Antayin natin at manood din tayo sa susunod nating online tutor na si Tutor Car para sa Araling Panlipunan 9. See you everyone! Bye-bye! Keep safe! Thank you po! Pakishare yung ating session ngayon. Salamat! Thank you everyone! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa mathematics. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!